Hello again mga kasining, magandang gabi. This is Ethel hosting our second kwentuhan session all the way from Cebu. And I proudly welcome you all again to our quarterly kwentuhan session. Para sa mga ngayon lang nakapag log in, naka-join sa ating session, a kwentuhan is a series of conversation. I think that's the best way to inspire in conversation with artists from across the country. This is PGW's efforts to help us all keep our creativity high, to keep us all together pa rin despite the pandemic. And hindi lang sa kwentuhan, hindi lang ito about conversations, but we also have two equally important parts of the program. One of that is our Master Copy Challenge, which gives artists that opportunity to exercise their painting muscles. Medyo chatty ako ngayon, kakaiba. Siguro dahil sa panahon, mainit dito sa Cebu eh. So nandun yung ating Master Copy Challenge where artists can pick an artwork, a finished artwork of the featured artist, and then they will give their best to copy, the master copy. And then the highlight, of course, is the Paint Along Workshop, which happens on a Saturday. And we encourage you to consider joining the Paint Along Workshop dahil hindi lang ito, you don't just get a chance to learn a skill, new skill, or unlearn something sa practice mo, but more than that, we really would like you to draw inspiration from your fellow artists. Again, we want to say thank you, a shout out of thank you to all our sponsors. We have this Art Room with Neve and Daniel Smith. We have Giftbox Inc., Prestige Paper, Pulp and Pigment, and for workshops. The kind team behind Playcrafts who have also been assisting us sa ating Kwentuhan series, Playcrafts team. Thank you so much for making our Kwentuhan series possible. All right, so simulan na natin ang ating kwentuhan by introducing our featured artist for the month of May. Let's watch this. Family of artists kami sa Cebu. Unang nakita ko painting, malita ko, painting ng papa ko, watercolor. Ganda ng paggawa niya sa landscape. So doon ako na-inspired maggawa ng watercolor. Hanggat nang natuto ako, may mga nakita akong teacher sa Cebu, sila si Kim Soy. Doon, natuto ako nagpinta ng watercolor, na-inspired ako. Pinaka-paborito ko dati, since dati pa yung water, ganyan. So, bali ako ngayon, dalawang medium ang ginawa ko ngayon kasi oil and watercolor. Sinubukan ko mag-try ng oil, di ko naman inakala na mag-oil ako. Pero nung na-try ko ang oil, tapos nag-shift ako sa watercolor. Ang laking tulong na magagawa niya pag shift mo ng watercolor sa oil. Laking tulong mas para sa akin mas na improve yung watercolor ko ngayon. So doon hindi ko na binibitawan ang oil at saka lalo ang watercolor. Doon ako nakahanap ng sasana ko komportable magawa. Gustong-gusto ko yung dalawang medium. Yung pala, yung oil ko, malaking tulong siya sa papagawa ng watercolor. May iba-iba siyang, iba-ibang atake. Tapos, doon ko na master yung dalawang medium. Nagustuhan ko yung watercolor nung gumagawa ko ng mga paborito kong subject like landscape, seascape, mga batis. Yun ha, doon ko siya na-appreciate. Sa subjects, pag nakikita ko, para sa akin, pag sa tingin ko maganda tong igawa sa watercolor, i-watercolor ko siya. Kung sa tingin ko maganda siya sa oil, may mga subjects kasi na mas, para sa akin mas maganda siya sa oily. May mga subjects din na mas maganda siya sa watercolor. So work opportunities naman,
Para sa akin, kumakagawa lang ako ng maganda, okay na eh. Wala akong inisip ng mga work opportunities, mga mapasok ka sa ibang mga gallery. Para sa akin, bonus na yan kung merong magyaya sa'yo, bonus na yan kung merong mag-appreciate. Pinakamaganda talaga kung merong mag-appreciate sa gawa mo. I'm Darby Alcoseba, proud watercolorist from Cebu, Philippines. Tara, kwentuhan tayo. Everyone, I'm proud to introduce Ekapwa Bisaya, a fellow artist and award-winning artist here and abroad. I will always remember this artist as someone camera shy. Definitely, no question, lots of talents. Pero hindi ito, there was a point in time where I thought na parang hindi niya alam na may talent. Kasi nga, I don't know, he's camera shy. But that's why today I am very, very happy to be able to host this kwentuhan session because finally makukorner na natin siya. We'll have the time with Darby. So everybody, let's put our hands together sa ating kasining Darby Alcoseba. Yay! Kamusta, Darby? Kamusta ka ngayon? Okay lang. Describe saan ka ba ngayon? Alam ko pandemic nandito ako sa Manila ngayon. May happy ako na painting to sa Calamba, Laguna. Mm-hmm. After this meeting. Naghati din ako sa partner ko kasi pupunta siya ng UK. So sinabay-sabay ko na. Tapos sa gallery daanan ko pa. Meron akong mga pesa. We really want to say thank you dahil you make time. Alam ko busy ka. So let's begin. We have a little backgrounder naman sa journey mo as an artist. I know you're one of those few who can double between two mediums. Who can excel in two mediums, oil and watercolor. We'll go through that as well. But first off, we want you to share more about your style, your painting style sa watercolor. Ano ba ang style ni Darby? Sa watercolor, isang normal lang na artist na sa makita ko maganda. So sa dinami-dami kong ginawa, mga nagustuhan ko yung portrait, tapos syempre ang maraming dyan yung mga tubig kasi sa Cebu ang daming mga bati sa Cebu saka doon lang mahilig kami mag clean air. So kaya yung mga subjects ko lagi naman. So sa tingin ko rin okay naman, maganda rin at saka exciting, lalo na sa watercolor. Maganda. Sabihin natin, Darbs, na sabi mo nga kanina, before tayo nag-live na it's good to note, marami nga nag-pick up ng watercolor. So, pagka sinabing Tatak Alcoseba, what makes it unique? Ano bang meron sa Tatak Alcoseba? Tatak Darby Alcoseba? Sa totoo lang, wala akong inano na merong tatak yung mga gawa ko. Wala talaga. Yung enjoy ka lang sa ginagawa mo, saka masaya ka, yun lang. Tapos, siyempre, sa akin, nag-enjoy ako magawa ng may mga baptis, ganyan, nag-enjoy ako niyan. At saka yun, yung mga portrait, kagaya ng sinabing ko sa entry sa ERC, mga ganyang piyesa, yun, doon ako nag-enjoy. So, hindi ko wala sa utak ko na may mga tatak yung ano ko, yung masaya lang talaga ako diyan nagawa. Yan ang pinaka talaga sa akin. Pagbalikan mo yung journey mo, Darbs, paano na develop mo yung style na yan? Although alam ko you come from a family of artists, yung father mo ay pintor din. Can you share us about your journey, childhood to the now? Paano na develop sa iyo? Ang pinagkatotoo dyan, ito, ang nangyari sa akin, at saka ang na-observe ko,
pag mag-paint ka araw-araw, mm-hmm. kung yung mga ano mo, mga makakita ka oras mo, mag-painting ka palagi, doon, siyempre, mag-ano ka, kasi, siyempre, mag-evolve ka, yung, kumbaga, yung ano mo, yung craft mo, gaganda siya, kasi araw-araw mo ginagawa. Kasi nga, kung araw-araw mo ginagawa, hinahanap mo na to eh. So, hinahanap mo, ibig sabihin, mahal mo na tong ano, mahal mo na tong yung medium na to, yung pagpinta. So, kung kumbaga, hindi mabuo ang isang araw, hindi ka makapagpinta. Kahit na sketch lang. So, yun ang na-observe ko. Yun ang na-observe ko sa ano, sa paggawa ko ng pinta. Hindi dahil sa ano, siguro, kasi family artist kami, makikita ko painting palagi. So, mas maganda rin siguro pag mag-visit tayo sa galleries, kung meron tayong mga anak natin, kailangan makita sila, makita nila ang gallery, makita nila ang painting, kasi ma-inspire sila magawa. Uh-huh. So, kailangan ma-expose sila palagi sa art scene. Kasi doon nila manuan na, gagawa ko ng ano. So, doon sila ma-inspired magawa. Katulad ko, nung nakita akong piyesa ng papa ko, ang ganda. Yeah. Tapos, ang sabi ng papa ko, 1 week na lang daw kasi ano daw, dati, sabi niya, nabenta daw. Siyempre, ayaw ko sanang ibenta. Ang ginawa ko, since umalis siya, ang advantage ng sa akin dati, kasi yung mga materials ko dati, materials ng papa ko, kasi nung umalis siya, ginagamit ko yung lahat. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung painting, buti na lang hindi siya nasira. Kinopya ko 1:1. Wow. Kinopya ko talaga kasi ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Noong araw na yun, na tiningnan ko din sa ano ko sa gawa ko. Hala, marunong pala ako magpinta. Bakit ko 'to nakuha ganyan? Lahat ng pesa ko, lahat ng mga painting ko, ganun ang kulay. Kahit sa umaga na setting, ganun pa rin ang kulay sa lunch, sa ano, sa tanghali, ganun pa rin. Sa hapon, ganun pa rin. So, doon ko na-realize na ang bisa ng mag-plein air. Kasi kung mag-plein air tayo, makapture natin yung atmosphere. Makapture natin ang anong mood ng umaga, anong mood ng tanghali, anong mood ng hapon. There are two parts sa sinabi mo, Darbs, na I think our community will be more than happy to know more. Yung una, yung influence ng family, particularly ng papa mo. So, ano yung biggest influence ng papa mo sa journey mo? Para sa akin, siya yung pinakamagaling sa nakita ko. Siyempre, wala pang internet dati. So, maganda yung trabaho niya. Sa akin, gusto ko yung trabaho niya. I've seen some of his works. Tapos, nung nakita ko pa si Kim Soy, doon nadagdagan. Tapos, akala ko wala nang makagaya. Okay pala to ganito. So, kailangan ka pala kung dati walang internet, kailangan pala namin maglabas. Ang kagandahan lang sa Cebu, malaking tulong yung competition, yung annual competition. Malaking tulong yun. Saka doon na-develop din yung ano ko, yung artistic skill ko siguro. Now, we wanna move on to lahat tayo kasi affected sa pandemic, diba? And the favorite question has been, how do you keep inspired? Alam ko you love doing plein air, pero alam din natin na may mga protocols tayo na sumusunod. Naapektuhan ba yung mood nyo dahil you can't do a plein air as much as you do? So how do you keep yourself inspired nitong panahon na to? Dati pa, wala pang pandemic, ang kali ko talaga ito. Once manalo ako ng painting, once merong mabenta sa exhibit, magbili talaga ako ng materials. Tapos, ang binibili kong materials dati, 10 watercolor, kukuha din ako ng oil kit isa. So, nagdami yan ang materials sa bahay. So, yung kulay, hindi ko pa alam anong mga pangalan eh. Dati. Kasi bili na ako ng bili. Anong lang makita ko sa mata ko na yung makita parang ko sa yun yung reward mo. Yun lang. Tapos, yun. Yung panahon ng pandemic, doon ko na okay pala itong nagawa ko na pambili ng materials. Kasi ako lang yung ang dami ko sarong gawa. Mga malalaki pa.
Dahil nakapondo ka. Sa pandemic, hindi ako nakalabas. Hindi ako lumabas sa bahay. Nagpinta lang ako. Isa yun sa mga reward na nakuha ko sa pandemic. Kasi, ayun at ngayon, ang tingin, maraming yun, nag-close na mga mall, mga magkita ng mga materials, close na. Ako lang yung nagpinta. So, ang lesson na nakuha ko, kahit pala hindi pandemic, kung gagawa ka ng painting na seryoso, focus ka dyan, parang nagtatrabaho. Eight hours a day, saka sa akin, kasali na kahit na gabi, ano eh. Siguro, mag-ano rin siya, eventually, bubunga din siya. Makakita ka ng product niya. I, for one, nakakatanggap ako ng mga, in my chat, personal conversations sa mga kapwa-artist ba na, this is something, you just feel dry. Sa mga baguhan na artist, takot magpinta dahil parang pakiramdam nila, baguhan lang ako, wala akong pwedeng mapakita at baka, ano mo yun, pag i-share ko to, madali silang ma-discourage. So siguro, sa journey mo, I think everybody started somewhere. So kung meron ka mang gustong ma-share na thoughts, wisdom sa mga baguhan at sa mga baguhan na nag-aalangan kung is it worth pursuing yung passion nila at sa mga kapwa natin artists na nandun na nagpipinta pero they feel dry this time. Ano yung gusto mong i-share sa kanila? Isa lang yan eh. Ang hinanap sa isang artist siguro ang reward nila is siguro makabenta. Ganyan lang yan sila eh. So kung iano mo isipin mo kung ganyan ka palagi, wala ka talagang patunguhan kasi pera lang ang hinahabol mo. Misdirected ka diyan kasi ang hinahabol mo yung magkaroon ka ng pera. So kung ibahin mo yung utak mo, gaya ng ano ko, doon lang ako masaya. Actually, isa ako sa nag-ubos ng mga arches doon sa National Bookstore dati. Ikaw pala! Yun, no? Kaya nung panahon ng mga ubos na yung arches, ako meron, sila wala. It's a happy confession. Ano, basta mahalin mo lang yung, ano mo, wala kang isipin iba. Basta kapag, pag may maramdaman ka na nung una mong gawa, medyo... gustong-gusto mo. Sabi mo, the best, grabe talaga ako, okay ito. Tapos, after siguro 2 months, meron na naman, makita mo sa trabaho mo na, bakit ganito? Bakit parang kulang? Bakit parang... Alanganin. Ang ibig sabihin yan, natututo ka na. Kasi naghanap ka na ng ibang level ng gawa mo. Kaya yung iba siguro, kailangan i-guide. Mas maganda, kailangan i-guide. Kailangan suportahan. Nagdaan ako dyan dati. How did you take yourself? Like, pag ganun Nakatulong lang yung ang sa Cebu kasi, ang suporta sa Cebu, yung kina Abiliana, kina Mulong. Meron kasing competition annual eh. So, dati kung iba ko sa, yung normal na tao, di ba, ang masaya na araw, yung Pasko, maghinda tayo. Uh-huh. Sa akin, gusto ko na matapos agad ng Pasko eh. Kasi pag January, doon ay magsimula ang competition. Oh, annual competition, oo. So yun mag-aim talaga kung nasaan na manalo ako kahit makapasok na ako sa top 10. Kung top 10 ka, meron kang 1,000. Kung makapasok ka sa top 3, okay na. Uh-oh. At least meron ako. Ganun kasi mahiya din ako maghingi ng pera sa parents ko. So doon ako nagsikap kahit na walang internet, mga libro. Doon ako nagsikap ng mga libro, mga... Yun, kina Kim Sui. Gusto ko talaga makita kay Kim Sui kasi ganda. Ito next part natin, Dabs, kasi we will have a paint-along workshop, di ba? Upcoming paint-along workshop. Ano yung aasahan ng mga students from the workshop? Masabi ko sa sarili ko na, kasi natuto ako from scratch. Ang maibigay ko na pagtuturo siguro yung pinaka spoon feed siguro. Yung matuto ka agad. Kasi alam ko yung mga pinagdaanan eh. Kailangan yung meron kang peace of mind at tuwing nagawa ka ng painting. Kailangan yung utak mo, kalmado. Kailangan ganyan eh. So, isa yan eh. Hindi lang yung matuto tayo mag-shading, mga perspective. Kasali na yan. If I follow you, they will not just learn the basics of pagpipinta, pero even how you prepare yourself.
bago ka magpinta. Set the mood, yung mga ganun. Oh, yun. Yun ang pinaka-important. Kaya mo eh. Kasi, kaya ko. So, ibig sabihin, kaya mo. Kasi, pare lang tayo. May dalawang kamay. Mayroon tayong paningin. So, kailangan na ng practice. Practice. Araw-araw. Kailangan na talaga. Tsaka, siyempre, ma-inspired palagi. Ika-inspire ng artist. Siguro, makita siya ng mga bagong materials. Kailangan din magamit ng mga materials na ano, mga professional grade. Kasi kung gagamit ka ng mga student grade na materials din, mas matagal yung learning. Oh. Walang ano to, pero ang sa akin reality, kung gagamit ka ng ano, mga professional grade, mas madaling ma-enhance ang trabaho mo. Medyo may kamahalan, pero worth naman. Mas enhance yung learning, no? Which brings me to the next question sa darating na workshop. Ano ba yung mga specific materials na kailangan nilang ihanda? Ano lang, kung anong meron kayong watercolor, papel, yung mga, saka yung mood nyo, ipaano nyo, ihanda nyo yung mood nyo. Kailangan ano kayo, kailangan happy. At kailangan open, magtawa-tawa diba? Kayo. Kailangan ganyan. Oo. Open kailan. At saka hindi tayo magalit pag merong magsabi na mali to. Kailangan accept, open kayo lahat sa mga critics. Na nature yan. Yung ibig sabihin yan, maganda yung trabaho mo kasi na-critic. Kung ang trabaho hindi na-critic, siguro kontento na, parang mahiya na lang. Pero pag i-critic yan, ibig sabihin, doon na yan. Nandun na, merong konti na lang. Kind of girls. May ano na, tama. Ayun! Maraming salamat, Darby. Hindi pa rin ako makapaniwala, although nagtatagalog ako. Pasensya sa ano ko, kasi mahirap ako magtagalog. So, nga nagkakaintindihan, at saka with internet, wala na halos, walang language barrier. After all, sa art. Tama. Language barrier because we speak one language. Mahalaga na makilala ka, mas lalong makilala ka ng ating mga kasining. Kasi just like what you said, we need role models who can show the way. Kaya salamat sa oras mo. So I think one of the highlights of today's kwentuhan is we actually have participants for the Master Copy Challenge. I know that you've actually excelled in both mediums. You have a unique journey, ika nga, sa pagpipinta. Oil, watercolor, at alam ko ginamit mo itong dalawang medium na to to your advantage. So, can you share more about this fusion? Yung marrying of both sige. Experience? Sige po. Yung sa akin, ang nakikita ko, mas meron kang maidagdag na mga technique, mga pamaraan sa watercolor once matry mo tong oil. Kasi ang oil, iba siya ang hagod sa watercolor. Yung watercolor is more of patience, more of anong mangyari kaya pag yung sa flow ng water, kung maganda yung flow. Ang oil kasi iba. Nandun natin. Kumbaga, kontento ka. Ang watercolor, kailangan ka mag-stop eh. Kung hindi ka mag-stop sa watercolor, walang patungan. Anong tawag mo doon pag hindi ka mag-stop? Magiging ano bang term, si kwate, ganyan, magkamali. Magkamali yung ano. Pero nung na-try ko yung dalawa, nagustuhan ko yung oil ko, pagbalik ko sa watercolor, merong effect, merong okay, ayos to. At saka pag oil ko din, wala, meron na naman ako natutunan. Okay tong dalawang ano, kaya yung studio ko, kalat. Yung oil ko, magbili ako doon sa Mega Mall, oil at saka watercolor. After ko magbili ng mga oil, dito naman ako sa watercolor. Yung sa Joker. Ganyan. Basta kung gusto niyo na ibang pamaraan ng, siguro try nyo ng both medium. Kasi yun ang masubukan ko. Maganda. Medyo mahirap lang pag galing ka sa, actually, mas mabilis pag oil, pag watercolorist ka, mag-shift ka sa oil. Mas mabilis. Pero pag oil ka, magpunta ka sa watercolor, wala mayari. Pangit ang kalabasan, wala. Mas maganda yung training ka sa watercolor kasi ang patience nandyan eh.
yung kumbaga yung yun na yung ugali mo. Lahat kaya lahat siguro ng mga watercolor siguro mga babait. Kasi nandiyan yung nandiyan yung pasensya eh. Nandiyan yung pasensya. Totoo yan. Nandiyan yung pasensya. At saka yung ano din yung sa materials din. Harmless ang watercolor kaysa sa oil. Mas okay yung watercolor at saka simpleng dalhin. Hindi ka madumihan. Kasi nung ayaw ko sa oil dati, ang kamay mo madumihan, ang t-shirt mo madumihan. So yung dinevelop ko yung oil, doon ko na ano, mayroon din palang pamaraan na hindi ka madumihan. Basta, grabe yung ma-discover ninyo pag both medium. Hindi pwede ipaghalo kasi oil and water, hindi pwede maghalo. So sa akin, dyan lang. Ang ganda, mayroong maitulong both medium. Watercolor, oil, watercolor. Grabe. Gaya na sabi ko, you used it to your advantage. But I like what you said about with watercolor, you learn the value, you learn to be more patient. And totoo yan, totoo yan. Na nitong paint along workshop, makita kanila kung paano exercise yung patience. And you can even guide them on technique, and I know that will happen. Ipapakita ko sa tuwing magkulay ako, magsalita ako, ganyan. Ipapakita ko yan. Step by step. Ipapakita yan. Step by step, pati yung mga kulay, kung anong materials meron kayo. Parang sinasabi mo, Darv, sa workshop, they can actually use whatever watercolors they have. They can bring it sa class. Pwede. Kahit na ano meron kayo. To consider buying a few tubes na professional grade. So they basically use whatever they have. Darby, we also want to take this opportunity to congratulate you. Always a joy sa community na makita isang kasining na nananalo sa mga prestigious na competitions here and abroad, like the art renewal, the art yearly competition by Art Renewal Center. You've won not just one but two awards, di ba? Thank you. Moving on to the next part, Darby. Ito na yung much awaited part din ng ating 21, ang Master Copy Challenge, whereby ang mga kasining natin, namili sila ng works mo and they painted it. So let's start. Start with the first artwork. This is by Susan Mendoza. Siguro, Darby, pwede mong i-share what went well in this piece, and then feel free to add more comments. Ito, okay na. Kailangan lang to ng practice. Kailangan to ng araw-araw. Parang, kasi pag araw-araw kang gagawa, makadevelop ka ng mastery. At saka, yung horizon, tama ba? Yung horizon niya, hindi ba to na ano na, anong parang nito na, pagka picture, hindi ba tagilid? Baka yung reference niya, no? O kasi medyo tagilid na. Baka yung reference photo niya. Yun. Pero yung kulay niya, okay naman yung kulay niya. Yung application lang, kailangan talaga ng, kailangan ng araw-araw, ng constant na gawa ka na palagi. Doon mo yan makita. Kasi malaman ka agad pag bago ka pa sa watercolor. Pero ito, hindi naman ito bago. Matagal-tagal na siguro ito gumawa. So, kailangan gawa. Parang trial and error. Kung magkamali ka, mas maganda kasi matuto ka. Huwag naman yung lahat tama. Okay na ito. Yung sa tubig lang. Purple sa malayo, yun lang. Yung turquoise blue, yun o, dyan lang. Saka yung tagilid yung horizon.
Yun. Yung kulay ng dalawang bato. Aha. Yung kulay ng dalawang bato, kailangan yung color perspective, matuto ka rin ng color perspective. Kumbaga, alam mo yung anong malapit na bato, anong malayo na bato, anong kulay na i-sacrifice. Yun. Pasensya sa ano ko, ha? Yung kung, so nakikita ko lang yan. Ito kay from Baile Sanchez? Ito okay naman, maganda. Maganda siya. Kulang lang niya yung ano. Pareha na sa una. Siguro makagawa pa ng mga 100 paintings siguro. After ang 100 paintings, doon makikita mo nang ang difference. Kagaya ng sinabi ko, yung watercolor, trial and error. Mag-anticipate tayo sa saan magpunta yung kulay sa tubig. Hindi natin mag-guide yan eh. Pero may paraan yan para mag-guide. So dapat din yan yung mga i-ano ng mga blade, yung mga scratches, mga ganyan. Dapat din malaman natin yung technique. Yung ano, yung bato na nasa ilalim ng tubig, dapat makapture yan. Yung karakter ng bato na nabasa, yun. Dalawang beses ko na narinig yung color perspective sa first at saka dito. O, ganun. Dapat din pag-aralan. Hmm. Thank you, Darby. Next, please. Oh, ito, a different subject. By Graf Poliantes. Oh, ito. Okay to, maganda. Maganda siya. Lahat tayo, iba-iba yung ano, paningin, iba-iba yung gustong kulay. So, paano lang natin i-apply sa canvas? Yun. Kung sa watercolor, sa papel, paano natin i-apply? So, ito, kailangan pa ng more paintings pa. Okay na to. Merong future. Lahat naman to may future, pero ito, okay to. Yung bahay, kailangan yung magkaroon ng focus. Hindi yung ito kasi tatlong bahay yung detalye, di ba? Oo. Kailangan kahit isa lang. Yung iba suggestions lang. Pero dati, ganito ako gumagawa eh. Mas maganda pa nga ito sa mga gawa ko. Dati. Mm-hmm. Yung kulay ng green sa malayo, iba din yan sa malapit. Here, Darby. Yeah. Sunod. By Les Sanchez. To. Take din siya, no? What went well sa piece na to? Yung clouds niya, maganda pag ano. Yung ano niya, yung mga brush strokes niya. Itong siguro yung kulay niya lang yung ano, yung karakter ng kahoy sa malayo, yung bahay ng kahit malayo, maganda pa rin tingnan. Yung mga ganyan, kailangan ng practice. Pero okay na siya. You cannot underestimate the power of practice, repeated strokes. Oo. Kaya ni Darby, kung si Darby nga, nagpapakita pa, nagpapractice pa, di ba? So, wag lang ma-discourage. Dapat masaya ka lahat. Next, please. This, ito naman, ibang subject. Ito, maganda. Ito, maganda. Limited kulay. Ito yung mga ano, meron. Limited palette. Ito yung kulay. So, ang ano lang ito, dapat pagbutihan ito ang ano, yung wash effect. Tapos yung mga dry brush. Yung paggagawa ng mga wire. Yung clouds niya okay na yung kulay niya sa mga pattern ayos na. Yun din, ganun din color perspective, yung dark niya lahat eh, parang isang dark. Dark sa malayo, dark sa malapit, parang isa. Kaya medyo parang kulang. Pero kung ako siguro gagawa nito, tapos wala akong practice, ganito din yung kalabasan. Kaso ang nakakaiba na sa akin ngayon kasi araw-araw akong nagpupunta. Kaya nakaka-develop ako ng ano ng touches na yung parang shortcut na lang ba? Mas maganda kasi din ang shortcut. Yung confident parang, na yung ano, stroke. Parang confident stroke, yun. Mga master stroke, ganyan. Kahit na hindi tayo master, pero siyempre, ma-develop mo yan pag araw-araw mo gawin. And I also hear the word like muscle memory, di ba yung kamay? Yung kamay, ano, dapat ito. Ito, maalagaan. Ganyan. Thank you. Next, please.
by Judy Luzon, similar subject. Ito, o ito, kung i-compare ko dun sa isa, yung sa kulay, ito medyo ano eh, medyo parang kasi ito kasi na ano na ay na ano na capture na yung ano yung image, na capture na yung saka na nabuo niya eh. Kaya ano mas yung pero yung kulay na ano yung limited palette, gusto ko yung nasa ano yung application lang. Ito na ano niya eh, yung shadow sa malapit na tama niya eh. Mm-hmm. So shadow sa malapit at saka nagbukang ano yung perspective niya. Okay na pero kailangan pa rin ng practice, kailangan pa rin ng ano ng araw-araw na gawa. Next. Hindi naman ako magaling na ganito magano ah mag-critic pero sana kita ko lang to ah. Wala naman akong ano ah. Sana by Le Sanchez, another subject. Ibang subject ito. May tubig so, okay. Ko. Okay naman to. Kailangan lang ng ano. Ganun pa rin, practice. Yung colors niya, dapat intindihin ang kulay. Kung saan yung ano mga yung warm, yung cool. Yung mga ganyan. Pero okay na to. Kaso lang dito iba-iba din kasi paningin ng tao. Okay, senyor. Meron pa yet a few more. Oh, ito. Different subject din, no? May tubig din. May tubig ba to? Oh, okay din yung mga ano niya, mga twigs niya. Yung clouds niya, okay. Yung placement ng color niya, yun. Yung dark to light, yun. Yung foreground ng kahoy, yung shadow ng sa tubig. Yun. Parang, okay na to. Painting lang. Painting na to. Siguro ganyan, siguro. Pero ito, may nakita ko potential. Ito. Lahat. I hope si Glenn ay kasama natin ngayon para marinig niya yung sabi. Painting na talaga. Maganda marinig yun. Kahit ako. Pero hindi, ano, kagaya ng sabi ko, pagdating sa dulo, mag-equal tayo eh. Minsan, ikay na lamang. Ganyan eh. Kung gaano ka nag-practice. Ganyan eh. Oh, ito. Ito maganda. Clouds niya maganda, yung kulay. Parang kulay ko kasi, kaya nakasabi ako maganda. Parang ganyan ito. Kung iba-iba magtingin, di syempre, di ba? Yung karakter ng mga puno, okay. Kung ano talagang nakita niya, yun ang ginawa niya. So, okay. Maganda ito. Pati yung ano, yung otig na nasa tubig. So, parang na, yung nakuha talaga na ganyan. Thank you. Sunod. Kanina to? By Kathy Chan. Oh, eto. Eto. Maganda. Maganda to. Para tong meron na siyang sa kanyang identity na ano, na tahin. May sarili siyang identity. So, kulay niya. Maganda. Yung identity na ano niya. Yung dating, yung style niya, okay. Pag-aralan lang yung ano yung karakter ng kahoy din. Kailangan maraming gawa pa rin. Constant na ano pa, painting pa rin. Yung gumagawa ko nito, nahirapan ako. So, may potential. May potential din. Lahat naman, ano, may potential. Sure ako na, i-guarantee ko na sa future siguro, kahit na 1 year lang, kung palagi ito nag-painting, maglamang to lahat. Next? O meron pa ba? I think that's the last. Meron pa. Fourth painting subject natin. Ito maganda rin. Konting ano lang ito. Siguro una, i-draft mo. Pag-sketch ka araw-araw. Mm-hmm. Pero yung kulay niya, ganda ng kulay niya. In giving that critique, hindi lang yung what went well, ano yung body improve, even like tips like practice you emphasize the importance of practice talaga but separation yan talaga ang pinaka ano sa painting pinaka foundation araw-araw kung sino dito nakikinig na mga artist I guarantee kung siguro 1 year straight din magpinta after 1 year makita niyo yung ano niyo yung gawa niyo compare no maganda
And the winner is Miss Judy Liuson. Yung dalawang artwork niya, sa tingin ko, napili ko. Kasi yung hago nandun, yung pasensya nandun, yung karakter ng bawat, yung tiyaga nandun. Yung karakter ng kahoy, yung tubig, wala akong masabi. So, sige pa, congrats and keep on painting. Congratulations, Judy. Congrats. Luzon. Congratulations ulit, Judy Luzon, for winning our Master Copy Challenge this month. And we're excited to, well, show you your prize. You see it on screen. This is your Master Copy prize from Prestige Paper Products. Maraming salamat, Prestige, for sponsoring Artisticos Aquarello Watercolor Papers, 100% watercolor, cotton paper. Okay. And muli, pinapasalamatan natin ang ating mga sponsors for making our Kwentuhan series possible. Also on screen, just reminding everyone sa mga hindi pa nakapag-sign up, of course, not to me, sa Paint Along Workshop with Kasining Darby, registration link on screen, and this will also be posted in our Facebook page ng PGW. Mark the calendar, it's on May 29, Saturday, 2 p.m. to 6 p.m. We still have, meron pa tayong early bird rate, which is less 10% until May 22 only. Okay, so we also would like to take this opportunity to share with you, mga kasining, ano-ano bang mga activities meron tayo liban sa activities at hindi na activities, resources, tools na available online. Like for example, did you know that we have this watercolor Technicolor? On screen, you can see our fellow Kasining Eman Silva. Details will be again available via our Facebook page. And we also have an upcoming convention. This year's convention is called Hues of Hope. So, ating mga images na makikita, I suppose it will be about hope articulated in colors. And as early as now, we are ready to call for entries. Kaya maghanda-handa na tayo. This will take place, the exhibit. Important words to read there. It's a juried exhibition on July 29 to August 11. So I think you have more than enough time to prepare your entries. We look forward to seeing your works. What else do we have for events? For other international PGW activities, please check on screen. I think coming up, ongoing, will be for IWS Pennsylvania. Submission has opened May 1 to May 25. And as you can see on screen, we have distinguished jurors for this competition. And then on the right, we also have on July 1, this is a yearly activity, I think, sa Urbino Aquarello. Again, if you miss this, the details here, you can just check our page. All events will be posted. And also to keep you updated, don't miss, follow us in Facebook. We are Philippine Guild of Watercolorists. And in Instagram, we are PH Guild of Watercolorists. So I think we're near end of our program today. Just would like to, again, a shout out of thank you to our sponsors. We have Des Art Room, of course, with Daniel Smith and Neve. We also have Giftbox Ink. Maraming choices ng watercolor paper and other painting tools available online. And we also have Prestige Paper Products. Shout out of thank you also to Pulp and Pigment. As you can see, check their website. I'm sure they have updated product lists. Now is the best time to shop. And again, for workshops, if you want to level up your experience, actually, Playcrafts has different workshops categories. So, mapa beginner ko man, intermediate, or even experienced, they have something for you.
check their page for schedule. Okay, so just before we end, Darby, you know you're a busy artist. Do you have any last words, siguro, na gustong i-share sa ating mga kasining na kasama natin ngayon, nanonood? Yeah. Una sa lahat, nagpasalamat ako kay Ethel, kay Sarah, sa pagbuo nito. Kasi ngayon, panahon ng pandemic, kailangan natin ng maaliw tayo sa ano. At saka yung ginagawa nila is, ito, ang hirap nito ganito. Ang hirap to ibuo. Kaya, nung naisip ko to, dapat din ma-share ko din yung anong maidagdag ko, anong makaya ko. So, sa lahat, salamat sa kasalang mga artist, pinta na ng pinta. Marating din kaya dun. Words of encouragement from none other than one of the country's most established artists, Darby Alcoceba. Maraming salamat, Darby. Mag-iingat ka sa biyahe. Thank you. Once again, this is Ethel. It's always a pleasure being with you sa Kwentuhan series. And this is PGW's favorite line. We may still live under uncertain times, but we thrive because of what's certain, and that is our unified passion for art and our support for each other. So on behalf of PGW Board, thank you very much for being part of the second Kwentuhan this month. It's still summer, di ba? Mayo pa. So yeah, while you are spending quality time with your family, huwag lang kalimutan na doble ingat pa rin. So see you guys sa susunod na kwentuhan, and don't forget to join our Paint Along Workshop with Darby. Bye! Bye-bye! And again, we want to say thank you, a shout out of thank you to all our sponsors. We have this Art Room with Neve and Daniel Smith. We have Giftbox Inc., Prestige Paper, Pulp and Pigment, and for workshops. The kind team behind Playcrafts who have also been assisting us sa ating Kwentuhan series, Playcrafts team. Thank you so much for making our Kwentuhan series possible.